Good day, Grade 6! Welcome sa Quarter 2, Week 6 ng Distance Learning sa Araling Panlipunan. Ang ating paksa ay tungkol sa pamahalaang Commonwealth. Bilang paghanda para sa halalan at pamahalaang Commonwealth, ay binuo ng Philippine Assembly ang Constitutional Convention upang isulat ang magiging saligang batas ng pamahalaan. Binubuo ang mga kasapi ng Constitutional Convention ng mga taong hinalal ng mga Pilipino. Naging resulta ng Constitutional Convention ang konstitusyon ng 1935 na tinanggap ng mga Pilipino noong May 14, 1935. Hindi pa man na itatatag ang pamahalaang Commonwealth ay may mga Pilipino nang hindi natutuwa sa hindi agarang pagbibigay ng kalayaan ng Estados Unidos sa Pilipinas. Noong May 3, 1935 ay nag-alsa ang mga tinatawag na sakdalistas sa iba't ibang bahagi ng Timog Katagalugan at ilang bahagi ng Gitnang Luzon. Pinamumunuan ito ni Benigno Ramos at ilan sa mga kasapi nito na nahalal sa pamahalaang kolonyal at Philippine Assembly. Tutol ang mga sakdalista sa 10 taong pamahalaang Commonwealth at nais na nila ng agarang kalayaan para sa Pilipinas. Pinaglalaban din ng mga sakdalista ang reforma sa lupa para sa mga magsasaka at iba pang karapatan ng mahihirap na Pilipino. Maraming sakdalista ang namatay sa pag-aaklas at karamihan sa kanila ay mga magsasaka. Tuluyan mang nagapi ng Amerikano at Pilipinong kaalyado nito ang mga sakdalista ay pinaaalala ng pag-asa ang mga problema ng Pilipinas lalo na sa distribusyon ng yaman at ari-arian sa itatatag pa lang na pamahalaang Commonwealth. Opisyal na pinasinayaan ang pamahalaang Commonwealth ng Pilipinas noong November 15, 1935. Nahalal ng Pangulo nito si Manuel L. Quezon at pangalawang Pangulo naman si Sergio Osmeña. May 10 taon ang pamahalaan ni Manuel Quezon upang ihanda ang Pilipinas bilang isang ganap na bansa at ang mga Pilipino bilang malayang mamamayan. Upang paghandaan ang pagkawala ng proteksyon ng Estados Unidos kapag lumaya na ang Pilipinas, ay binuo ni Manuel Quezon ang hukbong sandatahan ng Pilipinas o Philippine Army. Kinuha niya ang Amerikanong si General Douglas MacArthur bilang magsasaayos at magsasanay sa bagong hukbong sandatahan. Binuo din sa panahon ng pamahalaang Commonwealth ang surian ng wikang pambansa kung saan kinilala ang Tagalog bilang pagbabatayan ng pambansang wika ng Pilipinas. Taong 1937 naman ay binigyan sa pamamagitan ng plebisito ang mga kababaihang Pilipino ng karapatang bumoto matapos ang pakikipaglaban ng mga Filipinong suffragists. Tinawag na suffragists ang mga lumalaban para sa karapatan na bumoto ng mga kababaihan. Upang hindi maulit muli ang pag-aklas ng mga sakdalista, isa sa mga pangunahing programa ni Pangulong Manuel Quezon ay ang social justice. Sa programang ito, nilalayo ng pamahalaang Commonwealth na mas maging pantay ang yaman, ari-arian at oportunidad ng mga Pilipino. Pinagtutuunan nito ng pansin ang pamimigay ng lupa mula sa mga hasyendero patungo sa mga magsasaka at ang pagtataas ng sahod ng mga manggagawa. Upang mabigyan pa ng lupa ang ibang Pilipino, nagkaroon din ng homestead program ang pamahalaang Commonwealth. Sa programang ito ay magiging pagmamay-ari ng isang Pilipino ang lupang matatagpuan sa liblib na lugar o kagubatan kung kanya itong matatamnan o titirhan. Binuksan ng pamahalaang Commonwealth ang mga lalawigan ng Isabela at Quirino sa Luzon, gayon din ang Davao at Coronadal sa Mindanao para sa programang ito. Sa kasamaang palad, maraming mayayaman at makapangyarihang Pilipino ang nakisali din sa programa at napalawak pa nila ang kanilang lupa at naparami ang yaman. Nakatakdang matapos ang paghanda ng pamahalaang Commonwealth para sa kalayaan ng Pilipinas sa taong 1945. Kaya lang, naunsyam ito dahil sa pagkakadawit ng Pilipinas sa 2nd digmaang pandaigdig taong 1941.